Nga pala mga idol, meron tayong Facebook page at doon mamimigay tayo ng Realme C11. Ang kailangan mo lang gawin ay follow the page, link down below, at mag-comment ka lang sa kahit anong video doon para masali ka sa mga listahan ng mapipiling lucky winner. At once na umabot na tayo ng 20,000 followers, iaanounce ko na agad kung sino ang isang lucky winner ng brand new Realme C11. Ang video na ito ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o totoong kaganapan sa winter tournament. Nabasa ko lang to sa isang libro na kung saan parehong author din ng nagsulat ng Iowa Academy versus Shohoku. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang libro at hindi naka-manga version. O sa madaling sabi, walang animated pictures na naka-indicate. Anyway, bago natin simulan to, pasok ko lang muna intro ko mga idol. Come on, come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people who've been struggling to... Winter Tournament Chapter 49. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito ay linabas na ni Coach Anzai, Coach Takato at Coach Tauka ang alas ng kupunan ng Kanagawa. At ito ang kanilang Big Five na binuo ni Akagi, Mitsui, Jin, Rukawa at Sakuragi para sabayan ang mga shooters ng Osaka. At dito gumagana nga dahil naibaba na nila ang kalamangan sa dalawa dahil sa isang tres ni Jin. Ayun, ayos, pasok ang tres ni Jin. Dalawa na lang ang kalamangan. Nakuha na nila ang kanilang momentum. Tayo na ang mananalo dito. Wika ni Kiyota. Mali ka Kiyota. Hindi basta-basta ang kupunan ng Osaka. Lalatandaan mo, lugi tayo sa tres. Apat ang pambato nila. Samantalang tayo ay dalawa lamang. Wika naman ni Fujima. Oo, tama ka Fujima. Pero kahit dalawa lang ang pambato natin, nandyan naman si Sakuragi na kayang idumina ang rebound. Kaya kahit dalawa lang ang maasahan natin sa tres, ay mas marami naman silang pagkakataon na tumira. Mas gagana ang plano natin na pagsabayan si Mitsui at Jin pag nandyan ang hari ng rebound. Tugon naman ni Coach Takato sa kanila. At ngayon, magsisimula na nga ang laro. At hawak-hawak na ni Choshi ang bola. Team, pupuntos tayo! Tayo ulit! Umanda kayo! Wika ni Choshiya. Kaya naman dito, seryosong nakabantay itong si Rukawa. Ano kaya ang niisip ng taong ito? Ano kaya ang gagawin nilang galaw? Wika ni Rukawa sa kanyang isip. Ngunit itong si Choshiya ay hindi agresibo at humakbang nga patalikod palayo kay Rukawa. Hindi siya agresibo ngayon ah. Bakit siya umatras sa depensa ni Rukawa? Takot ba siya? Alam ko na! Kumukuha siya ng buwelo para umatake. Oh tama, Rukawa humanda ka. Kumukuha siya ng buwelo para umatake sa iyo. Sigaw ni Miyagi. Oo, tama si Miyagi. Dumistansya siya sa iyo para mas mabilis na atakihin ka. Sigaw naman ni Ayako. Kaya naman dito, nagseryoso itong si Rukawa. Sige, subukan mo ang depensa ko. Kung gagana ang plano mo, bulong ni Rukawa sa kanyang isip. Ngunit, mali pala ang lahat. Nang biglang tumira si Choshiya ng isang napakalayong tres. Ano? Bumitaw siya? Inakala ko atakihin niya si Rukawa. Wika ng gulat na gulat na si Miyagi. At ayun nga, pasok ang tres ni Choshiya para itaas ang kalamangan sa lima. Kaya naman ang lahat ng tao ay napahanga sobrang layo ng pinukol ni Choshiya. Grabe, ang layo nun ah. Ibang klase ka talaga Choshiya. Hindi predictable ang mga galaw mo, wika ng mga taga-Osaka. At dahil lamang na nga sila ng lima, sigawan na ang mga tagahanga nila. Ayun, ang husay mo talaga Choshiya. Ang layo nun pero naipasok mo pa. Tuloy-tuloy na yan, malapit nang maghuling dalawang minuto. Sigawan ng mga tagahanga nila. At ngayon, possession naman ng Kanagawa. At gaya ng dati, si Rukawa na naman ang nagtitimon para sa kanilang opensa. At sa gilid, seryosong nagwika itong si Mitsui. Nakarami ka na. Sige, babawian kita. Umanda kay Osaka. Ipapakita ko sa inyo kung sino talaga
ang tunay na shooter, wika ni Mitsui sa kanyang isip. Kaya naman hiningi niya ang bola kay Rukawa. Rukawa, amin na, ako na muna ang bahala sa posisyon na to, wika ni Mitsui. Kaya naman pinasa sa kanya ang bola. At ngayon, hawak-hawak na niya ang bola. Ano kaya ang balak ni Mitsui? Ano kaya ang balak ni Michiboy? Tiwala kami sa iyo kung ano man ang binabalak mo, wika ni Miyagi sa bench. At dito, hawak-hawak na nga ni Mitsui ang bola. At si Minami ang kumukuha sa kanya. Anong balak mo? Ikaw ang magtitimon? Nahihibang ka na hata? Hindi mo bagay? Pag-iinsultong wika ni Minami. Ha! Magtitimon? Hindi ungas. Tugon ni Mitsui. Sabay pukol lang isang quick release na tres. Ano? Ang bilis! Pinukol niya agad! Naku, naloko na! Wika ng gulat na gulat na si Minami. At ayun nga, bang! Pasok ang tres ni Mitsui para muling ibaba ang kalamangan sa dalawa. Ayun, binawian niya agad. Pag sa tres talagang usapan, hindi nagpapadihado itong si Mitsui. Nice one, dalawa na lang ulit ang kalamangan. Habulin niyo na sila, sigawan ng mga kaibigan nila. Ha, ang taas talaga ng pride ni Mitsui. Hindi nagpapatalo pag sa tres ang usapan. Patunayan mo kay Choshiya na ikaw ang mas mahusay ng MVP kesa sa kanya. Kaya mo yan, wika ni Miyagi na sobrang proud kay Mitsui. At ngayon, possession na nga ng Osaka. At hawak-hawak na nga ni Minami ang bola. At siya muna ang nagsisilbing taga-timon sa opensa ng Osaka. At dito, si Rukawa ang may bantay sa kanya. Rukawa, matagal na rin ang panahon nung nagkaharap tayo. Ngunit, nakaisa ka noon. At tandaan mo, hindi ka na makakaisa ngayon, wika ni Minami sa kanya. Gunggong, maglaro ka lang, hindi ka makakaisa sa amin, pinapangako ko yan, tugon naman ni Rukawa. At dito, si Minami nga ay dali-daling inatake ang basket, sabay apak ng preno, at sabay nga pull-up jumper ang binitaw nito. Ha, hindi na yan uubra, wika ni Rukawa. At sinabayan niya nga ang tira ni Minami. Ngunit sa pag-angat ni Minami, nakita niya ang open na nag-cut si Takura sa tres. Kaya naman dali-dali niyang binigyan ito. Sabay pukol ng isang tres. At ayun nga, pasok ang tres ni Takura para muling itaas ang kalamangan sa dalawa. Ayun, tiktak ang laban. Ganyan lang dapat, ipagpatuloy niyo lang yan. Imintay niyo lang ang kalamangan niyo, sigawan ng mga tagahangan nila. At itong si Coach Ansay ay napabulong sa kanyang isip. Yan talaga ang tunay na pamatay ng Osaka, ang kanilang shooting. Sila ay may kakayahang pumunto sa tres. Kailangan naming higpitan ang depensa namin dahil apat ang kumakana sa kanila sa labas, wika ni Coach Ansay sa kanyang isip. Ganyan lang ang dapat niyong gawin. Imintay niyo lang ang kalamangan niyo hanggang matapos ang oras. Umaayon ang lahat sa plano. Basta wag lang kayong susuko. At walang puwang dito ang takot. Ipakita nyo sa kanila na deserve nyo nakaharapin ang Aichi sa second round, wika ni Coach Kitano sa kanila. At sa kabilang banda nga, possession na nga ng Kanagawa. At sa pagkakatong ito, hawak-hawak na naman ni Rukawa ang bola. At wala na nga siyang sinayang panaoras. At dali-dali niyang inatake ang basket. Agresibo si Rukawa. Mukhang gagawa siya ng paraan para manalo sa lalong ito. Magandang sinyalis yan, wika ni Coach Tauka. At nakapasok na nga siya sa loob. Ngunit agad-agad naman siyang hinarangan ni Minami. Hindi ka makakalusot sa amin, Rukawa. Hindi namin ibibigay sa inyo ang larong ito. Tandaan nyo, kami ang haharap sa Aichi, wika ni Minami. Ha, hindi pwedeng kami ang matalo dito. Babawian pa namin si Muroboshi, wika ni Rukawa. Sabay no look pass nga kay Sakuragi sa baba. At nakuha na nga ni Sakuragi ang bola. Ano? Ang bilis ng pasa. Hindi ko man lang nakita. Naloko na, wika ng gulat na gulat na si Kishimoto. Nice pass, Rukawa. Ang husay ng pasa mo, wika ni Sakuragi. Sabay angat na nga ng bola para sa isang slam dunk. At ayun nga, pasok nga ang slam dunk ni Sakuragi. At puntos para sa Kanagawa. Ang ganda ng pasahan ng dalawa. Talagang hindi sila nagpapaawat. Magandang sinyalis to
sigawan ng mga kaibigan nila. At dito, linapitan nga ni Sakuragi itong si Rukawa. Ang ganda ng pasa mo, Rukawa. Hindi ko akalaing sa akin pupunta. Salamat sa tiwala, Gunggong. Wika ni Sakuragi kay Rukawa. Ha, ganun talaga yun. Huwag muna tayong magdiwang. Lamang pa sila ng tatlo. Ngunit gagawin natin ang lahat para manalo dito at makaharap ang Aichi. Babawian pa natin si Muroboshi. Tara na, Sakuragi. Sabay-sabay nating durugin ang mga taga-Osaka. Tugon naman ni Rukawa kay Sakuragi. At ayun nga, nag-init na nga ang laban dahil umuulan ng tres ang magkabilang kupunan. Ngunit ang naging highlights nito ay ang napakagandang connection ni Sakuragi at Rukawa. At malapit na ngang maghuling 2 minuto. Sino kaya ang mananaig sa laban ng ito? Abangan natin sa susunod na bahagi.